Kung inipon mo sana ang pera mo, sana marami ka ng ipon ngayon. Bakit? Mababayaran mo ba yung kaligayahan ko? Ay, naku, Ruby. Bahala ka na nga dyan. O anak, wala pa ba ang mama mo? Pinaliguan ka na ba ng papa mo, JM? Oo, Han. Pinaliguan ko na kanina. Mabuti naman kung ganun, Han. Sige, JM. Maglaro ka muna doon. Sige po. Oo, Han. Kamusta naman yung trabaho mo? Okay naman, Han. Ang gaganda naman ng bagong post na to. Ano na naman bang tinitingnan mo dyan, Han? Wala. Nagagandahan lang ako dito. May mga bagong labas kasi na kwintas. Karami mo ng kwintas? Balak mo pa yatang bumili ulit? Siyempre, gusto ko maraming kwintas para makita ng mga kaibigan ko. Puro gastos ang alam mo. Kaya nga nagtatrabaho tayo para may pambili. Ay, naku, Ruby. Bakit ba kasi pinapakilaman mo pa ako? Paano tayo makakaipon yan kung parati kang ganyan? Bakit? Malaki naman yung sahod natin pareho ah. Malaki nga, pero hindi natin alam ang magiging kapalaran natin. Hayaan mo na ako, Pran, sa mga gusto ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Paano na lang pag parehas tayong nawala ng trabaho? Pwede ba, Han? Bahala ka na nga dyan, ang tigas ng ulo mo. May bagay sa akin. Mas bagay sa akin to. Mas bagay sa damit ko. Han, baka ay pwedeng ikaw muna magbayad ng mga to. Baka kasi maputulan tayo. Di ba binigay ko na sa'yo lahat ng pambayad ng mga bayarin natin? Han, nagamit ko kasi yung pambayad natin. Kaya kung pwede, ikaw muna magbayad dito, please. Hay naku, Ruby. May magagawa pa ba ako? Baka maputulan tayo niyan. Salamat, Han. Ang bait mo talaga. Sa susunod, Han, huwag mo nang gagawin ulit lan, ha? Baka maputulan na tayo ng tuluyan niyan. Oo, Han. Pangako. Siya nga pala. Gising na ba si JM? Tulog pa. Mamaya, isasabay ko na lang siya sa pagpasok ko. Sige, Han. Huwag mo siyang kalimutan pakainin, ha, bago kayo umalis. Oo, Han. Ako nang bahala sa kanya. Sige, Han. Alis na ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho. Sige, Han. Mag-ingat ka. Sige. Ang gaganda talaga. Alin kaya mas bagay sa akin dito? Ito. Mas bagay sa akin to. Imamind ko na. Orderin ko na to. Baka kasi maunahan pa ako. Ayan, ayos na. Ruby, pipatawag ka ni Boss. Sige, sunod na ako. Mabuti na lang, nakuha natin tong project na to, pare. Oo nga, pare. Ang swerte mo talaga. Nakachamba lang, pare. Kumusta na pala yung mag-ina mo, pare? Wala ba kayong balak na sundan si JM? Ewan ko ba sa kumari mo, pare? Sobrang abala sa trabaho. Siguro, pare, marami na kayong ipon. Paano naman kami makakapag-ipon? Ang daming gustong bilhin ng kumari mo. Sa bagay, maliit pa naman yung anak nyo. Pareho naman kayong may magandang trabaho, ah. Kahit na, pare. Iba pa rin sanang may ipon. Sa laki ng kinikita nyo, walang natitira. Kulang pa nga yung sahod ni kumari mo sa mga luho niya. Ganun ba, pare?
Kaya yung sahod ko, pinapanggastos namin sa bahay. Minsan nga, humihingi pa sa akin si Ruby. Di ba pare, maganda naman yung posisyon niya sa trabaho niya? Maganda nga at malaki. Kaso, nauubos din ni Ruby sa sarili niya. Ganun ba pare? Sa susunod na nga natin pag-usapan yan pare. Ilabas mo nga yung plano sa susunod na project natin. Sana, swertihan tayo dito sa project na to. Sana nga, pre. Tara, pre. Baka inihintay na tayo nila, boss. Tara, pre. Ganda talaga. Pati kulay. Mukhang bagay na bagay sa akin to. Sa susunod, babalik pa ako doon. Ibang kulay naman yung kukunin ko. Oh, Han. Kanina ka pa dito? Oh, Han. Tingnan mo, Han. Yung mga binili ko, ang gaganda. Tingnan mo, Han. Bagay na bagay sa akin to. Pati kulay. Ano ba? Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Han, ang dami mo pang damit. Hindi mo naman naisusot lahat yan. Ang gaganda kasi at naka-sale. Kaya binili ko na. Ruby, puro ka na lang damit. Ang dami mo ng gamit. Tapos nakatambak lang. Sayang naman kasing discount. Minsan lang yun. Kung inipon mo sana ang pera mo, sana marami ka ng ipon ngayon. Bakit? Mababayaran mo ba yung kaligayahan ko? Ay, naku, Ruby. Bahala ka na nga dyan. Paano tayo niyan, pre? Nagbawas ng tao si boss. Masama pa tayo. Kaya nga, pre. Ngayon pa, may anak kaming pinag-aaral. May trabaho naman si Maring Ruby, di ba? Oo, pare. Sigurado ako, magagalit yun pag nalaman niyang natanggal ako sa trabaho. Pare, di mo naman ginusto na mawalan ka ng trabaho. Kaya nga, pare. Sana makahanap agad ako ng trabaho para may panggastos kami sa bahay. Magtiwala ka lang, pare. Mabuti kami ni Mrs. Kahit konti, may naipon pa naman. Mabuti ka pa, pare. Sa oras ng kagipitan, may nakatabi ka. Kami ni Ruby, wala. Masinop kasi sa pera si Mrs. Pre. Sana ganun din si Ruby. May raraos nyo din yan. Pagsubok lang sa atin ito ngayon. Sige, pre. Uuwi na ako. Balitaan mo na lang ako kapag may bakanting trabaho. Sige, pre. Makakaasa ka. Paano ko kaya sasabihin kay Ruby na wala na akong trabaho? Han, nandito ka na pala. Mabuti maaga kayo nakauwi ngayon. Oo, Ruby. Pinauwi kami agad ni boss. Magpahinga muna daw kami. Mabuti naman, Han, para makapagpahinga ka din. Kaso, Han, magpapahinga kami ng tuluyan. Ano ibig mong sabihin, Franz? Hindi ko maintindihan. At bakit ka malungkot? Nagbawas ng trabador sa kumpanya namin. At isa ako sa natanggal. Ano? Paano yan ngayon? Kailangan nating magtipid para magkasya yung huling sahod ko. Paano na yung mga gastusin natin dito sa bahay ngayon? Kailangan nating unahin yung mga mas importanteng bagay. Paano yung mga gusto kong bilhin? Paano ko mabibili? At talagang inisip mo pa yan? Pero Franz... Pwede ba, Ruby? Sa pagkakataong ito, unahin muna natin yung mga kailangan natin, hindi yung mga luho mo. Ruby, ilang taong kitang pinabayaan na gawin ang lahat ng gusto mo. Pamilyado ka na. Sana naman, isipin mo din kami ng anak mo. Pasensya ka na, Franz.
Kung nag-ipon lang sana tayo noon, edi sana hindi tayo mahihirapan ngayon. Ang hirap pala ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin ang pera sa mga gastusin. Sana, nag-ipon ako noon pa para hindi ako nahihirapan ngayon. Inuuna ko pa kasi ang mga luho ko. Franz, pwede ba tayo mag-usap? Han, galit ka pa rin ba sa akin? Patawad kung naging makasarili ako. Gusto ko lang naman malaman mo ang lahat ng mali mo at mabago ito. Gaya niyan, mahihirapan na tayong mag-budget. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para magbago ako. Oo naman, Ruby. Mahirap pala pag lahat ng gastusin, iisipin mong mag-isa. Hindi mahirap kapag nagtutulungan tayo, Ruby. Kaya nga, Han, pag-isa lang pala sa atin ang gumagastos sa mga bayarin, hindi pala talaga kakayanin. Lalo na at may pinag-aaral tayong anak. Kaya simula ngayon, Franz, mag-ipon na ako para sa atin. Tama yun, Han. At hinihintay ko na lang din ang tawag sa akin para makapagtrabaho na ulit. Salamat, Han, kasi hindi ka napagod para intindihin ako. Asawa kita, Han. Sa hirap at ginawa, sasamahan kita. Salamat, Han. Magbabago na talaga ako para guminhawa yung buhay natin. Oo, Han. Tutulungan kita. Mahal na mahal ko kaya ng anak natin. Mahal na mahal ko din kayo.